Teka! Sino ba to? Ano yung pakatok ng katok? Ligalig masyado. Vince ko, bayay! Diyos ko po! Anong nangyari sa'yo? Gusto ko na mag-drop out sa college, ma. Puro stress at puyat na lang dinulot sa akin. Tapos nauubos lang pera ko sa dami ng requirements. Ang hirap! Saka na ako! Ay, nak, kailangan mo mag-adjust. Kasi walang yaka, first day mo pa lang sa college, tas ganyan na agad pinagsasabi mo. Magtigil ka, kakainarte dyan, ha? Napakalaking culture shock sa akin ng pagtungtong ng college galing high school. Napakarami nagbago. Una, whole day na pasok. Ang pasok ko mula elementary hanggang noon nag-high school ako ay half day lang. Either 6 a.m. to 12 noon or 1 p.m. to 7 p.m. May time pa ako para makapag-dota either sa umaga or hapon. Stan mo, syunga! Ganun kasi karamihan ng public school, so ganun ang nakasanayan ko. Nung nag-college na ako, may pasok kami noon na 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Aalis ka ng madilim pa ang langit. Uuwi ka ng madilim pa rin ang langit. Kaya sobrang nakakapanibago talaga. Naalala ko pa noon nung mga unang araw dahil nga sa di pa ako sanay, alas 3 pa lang ng hapon, pikit na mata ko. Mr. Vince, what is architecture? Mr. Vince? Mr. Vince? Get out. Although, di naman araw-araw na ganun, but still, yung twice or thrice a week na whole day ang pasok ay sobrang hirap na para sa akin. Alam mo yun, namimiss ng katawan ko yung alas 12 na uwian. Yun, alas 12 na. Uwian na. May klase pa tayo. Palagi ka na ganito. Pangalawa, yung paiba-ibang schedule ng subject sa bawat araw. Ewan ko, isa to sa mga adjustments na medyo nahirapan ako. Kasi syempre, mula elementary to high school, iisa lang ang schedule namin sa kada araw. Tapos nung nag-college, bigla na lang magugulo sistema ko. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, di araw-araw na whole day ang pasok ko ng first year college. Iba-iba. Sa Monday, whole day, tapos sa Tuesday naman, half day, then sa Wednesday at Thursday, whole day na naman, then pagka Friday, half day na ulit. Tapos may Sabado nga pala kami. Yung Sabado, isang subject lang. Parang papasok ka lang para huminga. Baho ng hininga ang putik. Ang pinaka-hassle para sa akin nun is yung gising kong paiba-iba kada umaga. Halimbawa, ang pasok ko ng Monday is 8 a.m. Then Tuesday biglang 1 p.m. Then Wednesday 7 a.m. So ang ganap, ganito. Tasyong, pagalang! Naihina ako. Anong oras na ba? What? 8 a.m. na? Late na ako! Few moments later. Sorry po, late ako! Nung araw na yun, 1 p.m. pa talaga dapat ang pasok ko, hindi 8 a.m. Yes! Napagra-rumble ko sa kakapirang good kong memorya, yung schedule namin. Yung schedule ko ng Monday, malalagay ko sa Wednesday. Yung schedule ko ng Wednesday, malalagay ko sa Tuesday. Schedule ko naman ng Tuesday, malalagay ko sa Sunday, so on and so forth. Basta, nakakabaliw lundok. Sige, inumin mo na tong gamot mo. Pangatlo. Yung paglipat-lipat ng room kada subject. Walang ganyan sa amin ng high school. Yung teacher pumupunta sa room namin. Get what, bullshit? Feeling ko naman karamihan talaga sa high school ganun, diba? Kaya nung first day ko sa college, pagkatapos ng una naming subject, nagulat ako kasi biglang nagsialisan mga kaklase ko. Like, what the? Ano nangyayari? Uwian na? Maaga pa! Hello, 911? May fenomenon ang hindi ko maintindihan. Tulungan niyo ko! Please explain. Ewan ko, biglang talang nagsisilabasan mga kaklase ko pagkatapos ng una naming subject. Tanga na, sa college ka lang. Since lahat nga sila nagsilabas, edi lumabas na rin ako. Then, tinanong ko yung isa sa mga kaklase ko, ano meron? Ano meron? Ba't kayo nagsisilabas? Baka dumating yung susunod nating prof. Ha? Di mo alam? Anong di alam? Pinasasabihin nito. Ah, alam! De, tinitingnan ko lang kung alam mo rin. Ah, eh, pupunta na tayo sa susunod nating classroom para sa susunod nating subject. Nakalagay sa schedule yun, ah. Sa kabilang building yung college algebra. Hindi dito. Ay, ganun. Hindi ko alam yun, ah. Ah! Oo, oh. Tama ka. Tama. Nice, alam mo rin. Hindi mo alam, no? Ha? Alam ko, no? Alam ko rin yan, eh. Guys, di niya alam na! Pang-apat, yung tinatawag nilang wash day.
Ano una mo naiisip pag sinabing wash day? Wash day! Paabot! Back to the studio. Di ko sure kung lahat ba ng universities or colleges ay may ganito, pero yung sa amin kasi meron. Ganito kasi yan. Monday, Tuesday, Thursday at Friday ay kailangan naka-uniform kami. Except Wednesday. Bakit di kasama ang Wednesday? Kasi nga wash day. Basically, ang wash day ay araw kung saan pwede ka magsuot ng kahit na ano. Yes! Di mo kailangan mag-uniform sa araw na to. O bakit? Sabi kahit na ano eh. Okay, di naman talaga kahit na ano. Civilian clothes lang. Usually, tuwing Wednesday yan. Kasi ito yung kalagitnaan ng weekdays kung saan pwede mo labhan yung uniform mo na ginamit ng Monday at Tuesday para magamit ulit for Thursday and Friday. Gets nyo na bakit wash day? Ngayon, kung mapapansin nyo, di ako naka-uniform sa mga unang senaryo at sa mga susunod pa kasi nangyari ang adjustments ko sa college ng mga around first to second month ng aking freshman year. Sa first to second month kasi ng first year college, pinapayagan pa kami ng university na hindi pa mag-uniform dahil hindi pa lahat nakakabili. Paano? Kailangan sa loob lang kami ng university bibili ng uniform so nauubusan agad silang stock. Sa dami ba naman ng first year eh? At hindi kami pwede umorder ng uniform sa labas. Pabili po uniform. Hoy, bawal bumili dyan. Kumikita ang kabuhayan eh, no? Okay, back to the story. So, akong si Vince the Noob Animator na likas na makakalimutin, mga bandang September kung saan record na kami lahat mag-uniform ay may ilang beses rin akong nakalimot na may wash day nga pala. Masyado ako nag-enjoy mag-uniform. And the loyalty award goes to Vince! Masyadong masunurin ah! Haha! Oo, may mga times na talagang ako lang ang kakaiba. Ako lang naka-uniform. Para akong ibon sa pugad ng mga dragon. Ganon, basta, ganon yung feeling. Sayang, wala akong naging karamay nung araw na yun. Bad trip. Pero at least, masunurin. Makakalimutin ka mo! Panlima ay yung paglabas ng university kahit na anong oras mo gustuhin. Yes, pwede ka lumabas anytime mo gustuhin. Walang sisita na guard sa'yo. Napakadaling mag-cutting, sinasabik sa inyo. Pero syempre, wag yung gagawin. Hindi ko talaga makakalimutan ng first day tapos lunchtime. Nakita ko yung mga kaklase ko nagsisilabas ng sagit. E di ako naman. Ba't sila lumalabas? Yung next subject ba namin nasa labas? Teka, lunchtime eh. Yung canteen ba nasa labas? Pwede lumabas? Hindi sila yung narakan ng guard? Highly attentive naman yung guard, pero hindi sila sinisita. So, para makasiguro, sinubukan ko rin lumabas. Ano ginagawa niya? Lolo, trip na ito sa buhay. First year to panigurado. Oy, Toy! Pwede lumabas! Talaga po? Nakalabas ka na nga eh! Nakakadalawang linggo na ako labas-masok sa gate ng university namin nun, pero naninibago pa rin ako. Kada apak ako palabas ng gate, napapadalawang isip pa rin yung utak ko. Parang nag-sink in na lang sa akin yung rule na yun nung siguro nakaisang buwan na. Whee! Hoy! What? Di ba pwede lumabas? Wala kang ID. Pinakahuli ay ang hindi pagtulog. Take note ha, hindi pagtulog. Baka isipin nyo, pagpupuyat lang. Sa puyat, kahit pa paano, may konti ka pang tulog eh. Ito kasing tinutukoy ko is wala talaga. Mamaya sabihin nyo, ang OA mo naman. Totoo nga, may mga araw na papasok kang walang tulog para lang umabot ka sa lahat ng deadline at submissions nyo. Nung high school, naranasan ko naman pumasok ng walang tulog. Pero dahil naman yun sa may pinanood lang akong pelikula or siguro nag-cram sa project. Tsaka bibihira lang at least stressful masyado. Pero sa college kasi, grabe! Mga unang linggo pa lang, di ka na matutulog. Halos araw-araw papasok ka ng puyat at stress. Nung mga unang buwan, ay nako, halos di ko kayanin lalo pa sa course namin na architecture. Ang tindi ng submissions. Ulitin ko, mga unang buwan pa lang to ah. Sa isang banda, may ipapasa kang plates. Tapos sa kabilang banda naman, may mga exam pa kayo sa ibang subjects. Tapos sa kabila ulit na banda, may ipapasa kayong research. Isama mo pa yung mga minor na pa-major kung umasta. Sasabay rin yan magpasubmit ng mga kung ano-ano. Basta, nakakabaliw lang dok. Uminom ka na nga kasi na ako, never ako nagkape sa buong buhay ko ah. Pero nung nag-college, di pa rin ako nagkape. Yoko talaga eh. Kaya yun, tutumba-tumba ako pumasok palagi.
So far, ayun lang naman yung mga major adjustments na kung saan medyo nahirapan ako. Yung iba, maliliit na bagay na lang, gaya ng pagpasok ng Sabado at pagpasok ng Sabado. So in conclusion, ang pag-adjust sa college ay napakadali lang. The joke, sobrang hirap siya. As in, walang kinalaman yung dinarawin ko sa Blackboard na. Ngayon, may senior high school na. Kahit papano, may magpe-prepare na sa inyo before mag-college. Kumbaga, hindi na kayo masyado mabibigla. Gulaga! Sheesh! Para kasi sa mga gaya kong hindi naabutan ng senior high or K-12, medyo mas naging mahirap ang adjustments namin noon. But of course, dahil nga sa gusto ko rin talaga makapagtapos, wala rin naman ako naging ibang choice kundi masanay lang talaga. Yes! Ang sekreto is... Masanay? No! Perseverance. Perseverance na ipagpatuloy gawin ang isang bagay araw-araw kahit na mahirap para sa'yo. Pasakit sa simula, pero kung pursigido ka talaga makapagtapos, di mo naman naiindahin yan at mas kakayanin mo, diba? Isa pa, pag nalagpasan mo naman na yung tinatawag nilang adjustment period, for sure, mas ma-enjoy mo na kahit papano ang college life. Kasi after ng college, impyerno na eh. The joke. Special shoutout kay Clyde Dumangcas na ngayong July raw ang birthday at sa Katuli Squad na palaging nanonood sa channel na to. Love you all. Okay, hindi ko sure kung nakatulong ba itong video na to sa mga papasok pa lang ng college ngayong taon o sa mga susunod pa kasi online class pa rin ng sistema, diba? Pero malay nyo, mapakinabakan bigla once na bumalik na ulit sa face-to-face. Kasi balita ko babalik na ulit, diba? Sa dati. Tama ba? Ewan ko kailan, pero anytime soon, sabi raw. Pero sana nga matuloy yun. Anyway, pagdasal muna natin pala na mawala na ang banta ng COVID para makabalik na nga ulit sa dati ang lahat. Kasalanan kasi talaga ito ng COVID eh. Iba kasi talaga yung experience sa college pag may social interaction. Indiferensya ng pag-absorb ng information, pagkakaroon ng kaibigan, unforgettable experiences, etc. sa face-to-face versus online class ay parang mula Batanes hanggang Hulo. Malayo. Kaya mas nakakaawa ang mga estudyante ngayon eh. Mas mahirap yung adjustments na ginagawa nila sa online class kumpara sa face-to-face. I mean, may kanya-kanya namang pros and cons ang online at face-to-face, pero feeling ko mas maraming cons sa online class eh. Kaya hanga rin talaga sa mga estudyante ngayon. Makahirap na mga pinagdadaanan nila. Pero fighting lang, kapit lang, lalagpasan nyo rin yan. And, yun lang. Kita-kits sa next video.